Oras sa buong kabuluan, Pangga, check your time. It's now 2:31 on the clock. At syempre, kaway-kaway naman sa mga Pangga natin dyan na kasalukuyang nagda-drive ngayon sa tanghali. Nako, kamusta naman kayo, Pangga, lalong-lalo na sa mga driver dyan ng jeepney. Uy, Pangga, ano, mainit ba? Yes, pero don't forget ha, uminom kayo ng tubig na para naman lang sa ganoon eh maiwasan yung heat stroke, lalong-lalo na ngayon. Ako, tirik na tirik ata ang araw. Dahil nga naman kanina si Daddy Jimbo ay naka-video chat ko. Ang walang hiya, pumapasada pala ngayon. Oh, di ba? Nako, shoutout nga pala sa mga kasama ni Daddy Jimbo ha. Oy, shoutout kina Tochek Ramos, Jay Pascal, Christina Ramos at Danilo Legazpi. Nako, mag-iingat po kayo kay Daddy Jimbo. Alam nyo ba yan si Jimbo? Manggagancho ho yan. Mukha lang yan mabait pero promise, dudukutan kayo niyan. Hindi nyo ba alam, veterano yan sa Quiapo? Oo, tambay yan doon, lalong-lalo na doon sa Quiapo Church. Sa tabi ng Quiapo Church, wala po yung pinipiling lugar. Kaya mag-iingat kayo sa kanya, ha? Yung mga wallet nyo, yung cellphone nyo, itago-tago nyo. Dahil for sure, nanakawin niya yan. Oy, Jimbo, ha? Umayos ka dyan, ha? Bukas, huwag mo kalimutan yung pang-lunch ko. Nakakamagkano ka na sa akin. Nung isang araw, sinabi mo, bibigyan mo ako ng 300. Nasaan na ngayon, ha? Ganyan tayo, eh. Jombagin ka dyan, pagbalik mo, eh. At syempre, shoutout din sa mga pangga natin dyan na nagmamaneho ng public bus. Nako. Lalong-lalo na sa nasakyan ko kagabi. Nakalimutan ko lang, yung plate number. Pero shoutout sa St. Anthony Bus na nakikinig sa Energy FM. Oo, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa Energy FM. At syempre, Pangga, para naman sa mga pasahero dyan, ha? Kayo, wag nyo nang i-provoke ang driver at yung conductor, ha? Kasi ang nangyayari kasi, kapag pinapa-atras kayo, lalong-lalo na kapag siksikan, umatras na lang kayo, mag-adjust na lang kasi kayo. Para naman nang sa ganoon, eh, iwas na tayo sa gulo. Huwag na natin i-provoke na para nang sa ganoon, wala nang ma-beast mode. Diba mas masarap bumiyahe kapag normal lang, kapag walang ahalitan na nangyayari, diba? Mas okay yung ganoon kaysa naman sa bad trip kayong lahat or kayong dalawa. At syempre naman, doon naman sa ibang pasahero dyan na hindi iniisip na nalalamigan yung kanilang nasa harapan. Oo, katulad na nga lang kahapon ng aking, alam nyo na, nakasabay sa bus. Oo, lamig na lamig nga ako. Nakita niya ako na nilihis ko sa akin yung aircon. Eh siya naman, pinunta naman sa akin yung aircon niya. Sa akin tinutok. O, diba? O, walang nangyari. Bunbunan ko, lamig na lamig. Anyway, highway mga pangga, eto, tinitira pa rin natin ang top 5 sign na nagsisinungaling ang inyong jowa. Oo, eto, bago ang lahat, shoutout ko muna si Jasim Ong ng Miracle from Kuwait. Nako, hello sa inyong lahat. O bueno, eto na mga pangga. Tirahin na natin, pero bago ang lahat mga pangga, eto, short recap muna tayo at syempre inaanyayahan ko muna kayo na pumunta sa aming Facebook Live sa Energy FM 106.7 para naman nang sa ganoon, makita nyo kung ano ba talaga ang itsura ni Baby Toby, kung siya ba ay hot baby boy ba talaga. Nako, kayo na po ang humusga. Again, pumunta na kayo sa Energy FM 106.7 at syempre ishare nyo na rin ang aming Facebook Live, alright? O bueno mga pangga, short recap muna tayo ng ating tinira na top 5 sign na nagsisinungaling ang inyong girlfriend. Sign number 5. No eye contact. Usually kapag nag-uusap kasi, di ba, eye to eye,
Nako, eto, if your girlfriend doesn't look you in the eye, nako, for sure, ibig sabihin niyan, she's about to lie. At ilulusot niya lang lahat ng mga nagawa niya sa'yo or hindi naman kaya gagawin niya pa lang sa'yo. Nako. Sign number 4. Pinapahaba ang word. Like for example, yung word na kasi, imbis na dire-diretso ang salita niya, ginagawa niyang kasi ganito, ganyan, oo. Tila ba parang may pause at pinapahaba nila ang pagbigkas nito para makaisip ng kasunod na salita para idugtong sa kanilang dahilan. At syempre, sign number 3. Paikot-ikot ang dahilan. Paikot-ikot ang dahilan dahil nag-iingat, baka walang connect yung kanilang masabi sa iyo. Kasi nga naman, iwas bookingan sa kanilang kasinungalingan. Sign number 2. Iniiba ang usapan. Para nga naman na iwas sa pagkakamali, sa pagdadahilan, iniiba nila ang usapan at binabalik nila ang dati niyong napag-awayan. O paano ngayon yan? E di nadali ka ng kanilang trap card na tinatawag nating reverse psychology. At syempre, eto na. Sign number 1. Pasad effect. Pangga, eto na yung kanilang trump card, kung tawagin. Ginagamit ang soft side mo bilang bala nila para hindi mo nakulutin na umamin. It's either ang sasabihin lang nila sa inyo, ganyan ba tingin mo sa akin? Or ganoon ba? Ganoon mo ba ako nakilala? Nako, pangga, GG, well played na yan. Good game, well played na ibig sabihin yan, mga pangga. Kasi wala ka ng ibang masasagot kundi hindi. Kasi nga naman kapag sinabi mo, oo, nako, magbalot ka na ng gamit mo at lumayas ka na sa harapan niya. Dahil for sure, gera na yan na never kang mananalo at lalabas kang masama at wala kang tiwalang jowa. Nako, pangga, kung ikaw man ay na-experience mo itong 5 sinyalis na ito, nako, pangga, mag-isip-isip ka na kasi for sure, nagsisinungaling sila sa'yo. Kasi mga pangga, ganito yan eh. Kung mga ang babae, meron silang tinatawag na girl's instinct. Tayo naman, meron din tayong tinatawag na boy's instinct. Totoo yan mga pangga. At syempre para naman sa mga babae dyan, totoo rin yan na meron din kaming mga instinct na ganyan. Like for example, ganito. Merong mga lalaki sa inyo na umaaligid. Naku, automatic na yan. Iniisip na namin, instinct na namin yan na meron silang gusto sa inyo. Oo, automatic na yon. Kasi nga naman, pangga, alam namin yung lapit sa inyo ng isang lalaki kapag meron silang gusto sa inyo at syempre yung lalaki na walang gusto sa inyo. Automatic yan. Kasi nga naman, alam namin yung mga the moves. Kasi ang mga ginagawa, ang mga the moves ng mga lalaki, halos pare-parehas yan. Isipin nyo, pangga, lalapit sa inyo yung isang lalaki, makikipagkilala, tapos hihingin ang inyong Facebook or hindi naman kaya number nyo, di ba? Mobile number nyo. Di ba, ibig sabihin nun, meron na kagad silang gusto sa inyo. Kung sa inyo, parang wala lang. Kung sa inyo, parang gusto lang nila makipagkaibigan or hindi naman kaya nakikipagkilala lang, nako, for sure, pangga. Kapag nilapitan ka niyan at hiningi na ang Facebook mo at kapag nagchat-chat na kayo ng araw-araw, kahit na nagsisendan lang kayo ng memes, nako, pangga, for sure may gusto na yan sa inyo. At syempre, once naman na nakuha na niya yung feelings mo at tila ba parang ikaw, pangga, bilang babae, na-fall ka na sa kanila, nako, alam din namin yan, pangga. Boy's instinct. Alam namin kung sino yung may gusto or kung nagkakagusto na sa iba yung aming girlfriend. Kasi nga naman isipin nyo ha, sa mga babae hindi natural na makapag-usap sa iba, lalong-lalo na kung araw-araw at maya't-maya. Kaya naman para sa amin, pangga, nako, automatic alam na namin yan na kayo
ay may feeling sa kanila. Dahil syempre kapag kayo may feeling sa kanila, nako, diyan na papasok yung pagsisinungaling, pangga. Dahil once na nagsinungaling kayo, nako, ibang usapan na yan, pangga. At alam din namin na kapag kayo ay nagsisinungaling, katulad ng halang netong sinabi ko, itong limang sinyalis na ito na ibinigay ko sa inyo na kung saan top 5 sign na pagsisinungaling ng mga babae, di ba? Na nagsisinungaling silang yung mga girlfriend natin. Kaya naman eto, pangga, kung ako sa inyo, magsabi na lang kayo ng totoo. Lalong-lalo na kung kayo ay maaga pa sa isang relasyon, di ba? Kung kayo ay na-fall out of love, aminin nyo na. Hindi yung malalaman na lang niya sa iba or hindi naman kaya mabibisto niya kayo ng bago mo. Di ba mas pangit yung ganun? Kaya kung ako sa inyo, tell the truth. Yes, pangga, sobrang sakit man ng katotohanan pero kailangan mo pa rin yan. Kailangan mo pa rin niyang sabihin kasi right ngayon. Right niyang hindi mo pagsinungalingan dahil unat sa lahat, pangga, ikaw, ginawa mo siya. At syempre nagtiwala siya sa'yo, nasasabihin mo yung totoo sa kanya. Ngayon, kahit na masakit yung sasabihin mo sa kanya, sabihin mo pa rin. Dahil for sure, it's okay for him na masaktan na lang ng isang sakitan kesa naman sa iba niya pa malaman, di ba? Oh, bueno, pangga. Sana naman natauhan ka. At syempre, sana naman ikaw, pangga, bilang lalaki, eto, ikaw, mamulat ka rin na hindi yan jowa mo nagsisinungaling din naman yan, mapa-white lie man yan o hindi, mapa-major lie man yan o hindi. Nako, pangga, kapag ginagawa niya itong limang senyales na to, like for example, lalong-lalo na yung number one natin. Yung tipong paawa effect pa, pasad effect pa. Like for example, sabihin niya talaga sa'yo na, ganyan ba tingin mo sa akin? Nako, eto yung trump card nila kasi for sure, ang automatic na sasabihin mo dyan, hindi, di ba? Kasi nga naman kapag sinabi mong oo, nako, una pa lang sa inyong relasyon, yan na tingin mo sa kanya, wala ka ng tiwala sa kanya, pwede ka na niyang baliktarin. Reverse psychology na ang mangyayari dyan, pangga, nako. So baliwala na, di ba? Baliwala na yung mga nangyayari at syempre, hindi na mapag-uusapan ulit yung inyong problema. At hindi mo na malalaman kung nagsisinungaling pa siya o hindi. Pero eto, mga panggan, communication is the key talaga, no? Dahil kung hindi, pangga, paano mo malalaman yung totoo, di ba? Like for example, paano mo malalaman kung nagsisinungaling pala siya o hindi? Communication. Itanong mo na lang sa kanya. Nasa sa kanya na yun kung magsisinungaling siya o hindi, or ipagpapatuloy niya pa rin yun, or makukonsensya siya na sabihin na lang sa'yo yung totoo. Kasi yun naman talaga ang dapat, pangga, di ba? Yung magsabi na lang ng totoo. Lalong-lalo na kung tungkol sa partner mo. Kung masasaktan man siya o hindi, tell the truth, alright? Hindi lang yan sa mag-jowa, ah, pati na rin sa magtotropa. Tell the truth. Kasi nga naman, magtropa nga kayo eh. Lalong-lalo na kung may care ka talaga dyan sa tropa mo, sabihin mo yung totoo, huwag kang magsinungaling. Katulad na nga lang eto ni Kuya Jimbo. O Kuya Jimbo, example ulit kita. Oo, kasi nga naman, ikaw lang yung nagsisinungaling sa akin dito eh. Minsan kasi si Daddy James, ito namang katuwaan lang at wala naman akong sama ng loob. Minsan si Daddy James nagdadahilan din naman talaga. Oo, gets ko naman kung nagdadahilan siya dahilan para hindi masaktan yung feelings ko. Okay lang naman yung Daddy James. Pero minsan galing-galingan mo naman. Pero eto, syempre ako mas gugustuhin ko pa rin talaga na masabihan ako ng totoo, lalong-lalo sa tropa ko. Kung may mali sa akin, sabihin niyo sa akin yung totoo. Huwag yung behind my back, 'di ba? Mas okay na yung harap-harapan mo sabihin kaysa man plastikin niyo ako, 'di ba? Sino ba yung gustong ma-plastic, 'di ba? Kaya naman again, kung meron tayong ma-take away dito sa mga pinagsasabi ko dito, pangga, tell the truth, whether it may hurt your partner, it's alright. At least you told him the truth. Malinis ang konsensya mo, maging masama ka man sa paningin niya or sa paningin ng iba, ang mahalaga na sabi mo ang totoo.
O bueno mga pangga, panibagong top 5 na naman ng ating natirang ngayong Monday. At syempre bukas, bago na naman to ulit. Oo, panibago na naman at syempre for sure, makaka-relate na naman kayo mga pangga. O diba? Ewan ko ba, bakit ako naging sad boy talaga pag wala dito si Daddy James? Kasalanan naman to Daddy James boy. O sabi dito ni Baby Rodriguez, sa akin bilang asawang babae, pag nagsinungaling mister ko, nalalaman kong hindi siya titingin sa akin at iibahin ang topic. Yes, pangga, hindi lang yan ano, ha? Applicable sa mga babae lang ha. Pati na rin sa mga lalaki, applicable din yan. Ginawa ko lang specific na girlfriend. Eh kasi, alam niyo na, it's a boy thing. Ito naman siguro yung time para naman mapagtanggol ko yung mga lalaki at para naman nang sa ganoon maging aware ang lipunan na hindi lang lalaki ang nagsisinungaling at syempre pati na rin mga babae nagsisinungaling din naman. Kaya boys, I got you. Kakampi mo ako, di ba? Kakampi mo ako, pangga. Kaya naman i-follow mo na ako sa lahat ng aking social media platforms. BabyToby1067, hanapin nyo lang yan sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on YouTube. Again, sa YouTube ko, DJ BabyToby, ayan, meron akong bagong upload na prank kay DJ Sheena. Ayan, panuorin mo na yon at syempre i-share nyo na rin at mag-live ka na rin, no, diba? Mag-subscribe ka na rin. Para naman nang sa ganun, mamotivate akong mag-edit palalo at syempre, panibagong prank na naman na sobrang extreme. O bueno mga pangga, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Moira De La Torre. Babalik na sa'yo. Or babalik sa'yo. O iba-iba pa. Only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo...